Magandang hapon po. Welcome to Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayon ang Obispo ng Diocese of Pasig at Vice President ng CBCP. Narito po ang ating speaker sa buwan ng Marso sa ating Lenten Recollection Series sa topic na Lent, A Journey Through Our Deserts Where God Leads Us to Freedom. Please welcome His Excellency, Bishop Milo Hubert Vergara D.D. Magandang hapon po uli sa inyong lahat. No? This is the third of our Lenten series for Faith Factor. No? At parang ang bilis po ng panahon. No? Naka 2 sessions na po tayo. Third session na po ito. No? Kung babalikan po natin no, na maliwanag na i-share po natin sa inyo no, na ang ating pong reflections ay actually triggered by the Lenten message of Pope Francis for this year 2024. No? Nung last session po, no, medyo ang binigyan po nating diin no, ay yung call to love. No? Kaya ang ganda naman po kasi na sinabi ni Pope Francis, no, Lent is really a time to pause, no? Like no, the Good Samaritan in the Gospels, no? Who showed love, no? In the deepest sense, no, of the word. Kasi alam naman natin yung kwento niya, no? Samaritans and Jews do not meet eye to eye, but it took a Samaritan, no, compared to a priest and a Levite who was of priestly class, no, to pause, no, and take care of a wounded brother, no? At pinaliwanag ko nga po last week, no, na ito po ay binigyang diin, no, ng ating Pope Benedict, no, the late Pope Benedict in his encyclical Deus Caritas Est, kasi pinaliwanag nga po niya doon na merong 3 meanings of love, no? In Greek, no? Yung isa ay eros, no? It's about passionate love. Yung isa ay philia. It's about, no? Love like the affection of a friend, no? Love in friendship. Pero yung third, no? Ay yung agape, no? Na ibig sabihin self-giving love. And we know that the call to love, no, in Christian terms, if we love as Christ loved, no, is to go beyond ourselves, no. Kaya pinaliwanag ko rin last week, no, na if we will live out agape, this type of loving, this is what Vatican II, and it was even quoted by the Catechism of the Catholic Church and pointed out by Pope Francis in Gaudete et Exultate, the way to holiness. No? Ngayon siguro, maganda din tignan, no? Meron pong 3 practical acts of love, no, during the Lenten season. Naalala niyo ba nung Ash Wednesday, ito yung gospel text, no? Palagi yan, every Ash Wednesday, no? Sinasabi po sa atin, no, ng ni Jesus, no, as he shared this with his disciples, and he was trying even to lambast, no, the Pharisees and scribes about all these acts that were being done, but it was actually the acts were done by them in a very artificial, superficial level. And the Lord was trying to tell them, these acts of love should be done also authentically. No? At narinig natin yan, it's almsgiving, fasting, and prayer. Yan po. No? What I will be doing for this third session is to talk about almsgiving and fasting. Yung last session po natin will be
about prayer, no? And then ito yung sabi sa Lenten message ni Pope Francis, if I may just read through it, no? For this reason, prayer, almsgiving, and fasting are not three unrelated acts, but a single movement of openness and self-emptying in which we cast out the idols that weigh us down, the attachments that imprison us. Then the atrophied and isolated heart will revive. Slow down then and pause. The contemplative dimension of life that Lent helps us to rediscover will release new energies. In the presence of God, we become brothers and sisters, more sensitive to one another. In place of threats and enemies, we discover companions and fellow travelers. This is God's dream, the promised land to which we journey once we have left our slavery behind. So, ang ganda, no? Doon palang sinasabi, yan palang three acts na yan. Sabi nga, three disciplines of Lent. Yan na hindi mo pwedeng tignan separately, no? Segmentally. Hindi pwedeng by fragments mo titignan. Interrelated pala yan, no? And we should see that these acts always go together, no? They form part of this integral act of loving, if you want to put it, no? Kasi sabi nga ni Pope dito, no, ni Pope Francis, no? When you look at all these acts, no, it's a single movement of openness and self-emptying. Remember, last week I shared with you that when you talk of love, it is self-giving love. Kaya ito yun, no? Self-emptying. At alam naman natin, no, na pag isa-isa natin yung acts na yan, itong bawat isang discipline of Lent, no, it is, each has actually an opportunity for us to empty ourselves and show our love for God and neighbor. Tingnan po natin, no, yung una, almsgiving. Yan. Sabi, no, Matthew 6 verse 3, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing so that your almsgiving may be secret. Bakit kaya sinabi ni Lord yan? Kasi nung time na yon, nakita niya, yung Pharisees, no, and even the scribes, no, they were considered religious leaders during that time. But what happened then was that sadly, they did almsgiving as a show-off performance. No? Kumbaga, para ipakita sa mga tao, oo, eto, nagdo-donate ako, may alay ako. No? Pero hindi talaga bukal sa puso. Kumbaga, meron silang binibigay para sila ay itanghal. Para sila ay, kumbaga, bigyan ng ano, papuri, no? Pero it's self-serving, no? May magandang sinabi si St. Leo the Great, no? The two wings on which our prayer mounts up to God. What are they? Forgiveness of offenses, and sabi nga niya, almsgiving to the needy. No, magandang pag-isipan yun. No? Kasi, it's these words, no, even from this great saint, no, tell us, no, that then we know, no, how our prayer, no, is really grounded. You know, in the Didache, no, this is the early teachings, no, of the apostles, no. Nakasulat po niya, no. Let your charitable gift sweat in your hands until you know to whom you are giving it. Alam niyo, no, na encounter ko ito, no, to teaching pa lang to ng apostles. They were actually, no,
saying that pag magbibigay ka pala, dapat talaga yung pagbibigay mo, if it's really self-emptying, masasaktan ka. Kaya mababalikan niyo yung Gospels, di ba? Remember the story of the widow's mite? Dami nakapila, no? Dun sa templo. Tapos marami nag-o-offer. Tapos nakita ni Jesus, tinuturo niya sa kanyang mga disciples, no? Tanyo, no? Sabi niya, yan, dami nag-alay. Pero tingnan niyo, no? Yung alay, nung ano, halos walang wala. Ilang kusing lang yan. Yung inalay ng widow. Pero sabi niya, this widow, no, is someone, no, who really offered. Sabi niya. Ito ang dapat tignan niyo. Hindi yung mga nag-alay from their surplus. Kasi walang wala na, inalay pa eh. Yung ihuhulog niya, eh siguro yun na lang ang natitira. Eh ako, may pangkain pa siya sa sarili niya. Pero yung iba, ang lalaki magbigay. Pero hindi naman nasasaktan. Ba't sila masasaktan? Kasi malaki man ang bigay, malaki din ang ari-arian nila. So parang baliwala rin. Sabi, pag magbibigay ka, ba, siguraduhin mo, pag nagbigay ka, it will hurt because that is self-giving. That is self-emptying. Kaya nga minsan, naisip ko, pag tayo ay nasa misa, no? Nako, ganda-ganda ng mga ano natin, offertory song natin, popular offertory song natin, di ba yung pag-andog ng sarili? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo mula sa iyo ang lahat ng ito. Bariya ang ibibigay ko sa iyo. Tignan mo nga naman, ano ha? Mula nga sa iyo, mula nga kay Lord lahat eh. Tapos bibigay mo, bariya lang. Oh. Eh siguro kayang practice ngayong Lenten season ay talagang giving, no? Kasi dapat matuto tayo to be face to face with people to whom we can reach out and love. So we have and there are those who have none. No? Ganda nga po, no, si ano, Saint Teresa of Calcutta, no? Sabi niya, no, almsgiving is addressing our own poverty, no? Bakit, ano ba sinabi ni ano, no, ni Saint Teresa of Calcutta, no? Ganda, no, sabi niya, no. Ito, no, mga words niya po ito, no. I see God in every human being. When I wash the leper's wounds, I feel I am nursing the Lord Himself. Is it not a beautiful experience? When I see waste here, I feel angry on the inside. I don't approve of myself getting angry. But it's something you can't help after seeing Ethiopia. Kasi alam naman, di ba, sa Ethiopia, nandyan yung mga famine-stricken people. Tapos ang dami nating wastage of food. Nako, maniwala kayo, no? Di ba, mahilig tayo sa mga eat all you can. Ngayon nga, no? Pagpupunta kayo sa Facebook o Instagram, kuha tayo na kuha ng mga picture. Pero maraming nakahain dyan. Pero hindi naman natin mauubos lahat. At yung iba, hindi natin nauubos. Itatapo na lang. Part of what has been said about the throwaway culture. No? Tapo na lang ng tapon. And then malaman na, dami naghihirap. Ang dami natin pwedeng ambagan, hindi lang ng pera, kundi ng pagkain. Pero nakakalungkot, no? Maraming nasasayang. No? And
we know that, you know, just think about this, no? We're talking of wastage on one end, but on another end, there are things actually that we have but do not even use, and they just rot. Mas maganda pa sana na ibigay natin para yung ibang wala, nagamit. Ilan yung sapatos o damit sa mga cabinet natin. Nako. Hindi naman talaga nagagamit. Kasi di ba tayo bili ng bili, puro sale. Ayan, bili, left and right. No? May, magugulat tayo, may mga bagay pa sa mga cabinet natin, may etiketa pa eh. Oh, magugulat na lang tayo, hindi mo nga matanda, kailan mo nabili ito eh. Pero may mga tao, bukod sa wala ng matirhan, mga nakahubad sa lansangan, walang maisuot. Ayan, no? Sabi nga ni Saint Teresa of Calcutta, the most terrible poverty also is loneliness and the feeling of being unloved. Part po yan, no? When we fail to reach out, no, to others who are in need. The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted. Iyan yung tinatakwil. Ilan ang nire-reject. Tapos there's more hunger in the world for love and appreciation than for bread. Sabi nga dito, it's not only being hungry, no, because you have nothing to eat. Part of almsgiving is also giving attention and concern for those who are unattended to. Kaya nga ang ganda, no, sabi niya, we think sometimes that poverty is only being hungry, naked, and homeless. The poverty of being unwanted, unloved, and uncared for is the greatest poverty we must start in our own homes to remedy this kind of poverty. Kaya sa bahay lang natin, we must do a certain form of almsgiving, of attention, of care, no? Of affirmation. Yan! Yan ang pwede nating ibigay. No? No? Yan ang pwede nating maiambag. Kasi kalimitan, no? Tipid na tipid tayo. Pag-isipan nyo lang ho, no? Na we can be generous also in these aspects. A little while ago, I was talking about being generous, no? In giving money, offering our material resources. But Mother Teresa, Saint Teresa of Calcutta is telling us, no, another form of almsgiving is giving of love and attention, affection to others, no, who are just wanting to experience, no, and feel that they belong, that they are cared for. You know what I mean? And especially in the home, no? Baka meron nga kayo dyan, no, yung anak ninyo. Yan ang pakiramdam. Dahil sa sobrang busy ng mga magulang sa trabaho, hindi na lang napapansin. Hindi nabibigyan ng talagang atensyon. Hindi nararamdaman ng pagmamahal. No? Tignan nyo sa loob ng isang araw, papasok sa eskwela. No? Magkikita nila, hindi pa nagkakasabay kumain. Pagkatulog, pasok uli, kinabukasan. Pag weekend, may kanya-kanyang lakad. Hindi na nag-uusap. No? Just something to think about. I now go to the act of, or the discipline, no, of Lent. And this is fasting. Ayan. Sabi, di ba, sa Matthew 6:16-18, hide the fact that you are fasting and your Father who sees what is hidden will repay you. Yan. Kasi katulad din ng almsgiving, yung Pharisees and scribes, ganyan din ang problema. No, they show off. They look gloomy. Kaya nga sabi hide eh, kasi they show themselves as gloomy, parang gutom na gutom o nagfa-fast kami.
Para again, makita, no, kung tumutuo, no? Nag-aayuno at nagsasakripisyo, ika nga. Pero it was again another performance to show that, you know, I am following the law of God. And to show perhaps that, you know, I'm making a sacrifice. But it was ill-motivated. St. Leo the Great, no, once shared, our fasting does not consist merely in abstinence from food. In fact, there is no profit in depriving the body of nourishment unless the spirit turns from the injustice and the tongue abstains from quarreling. Ayan. Kaya mapapansin nyo, no, kahit nung Ash Wednesday, nagpahapyaw na po yan, no, in the Old Testament readings there, no? Sabi nga, no? What type of fasting the Lord wants? Kasi you can abstain, no, from meat, you can fast, no, from your meals, no? But there are things that you do not fast from that makes you sin more and that separates you from God. No, tignan po natin to, ha? Limbawa, no? Ito nga yung a different approach to fasting. And I'm not talking of intermittent fasting. Napakangadali niyan eh. Yung intermittent fasting eh, pwede nating masubukan 12-12, no? Kaya 16-8, ayan, pwede yan eh. Kaya mo yan eh. You get the hang of it eh. Pero ito yung sinasabi, no? Fast have a tendency to be oriented toward things like giving up food or watching K-dramas, but there are many other creative ways we can fast. No? Nakasanayan natin yan eh. Minsan nga, mas madaling i-give up yan kasi sasabihin mo, uy, 40 days lang to. Pagdating ng Easter Sunday, ayan, pasasa, hindi lang pamor, all the more ang gagawin mo. Okay? Ito mga suggestion po, siguro na rinig nyo na po ito. Fast from anger and hatred. Give your family an extra dose of love each day. Sabi nga, huwag magalit at mapuot. Baka ito pwede nyo po subukan kasi minsan madalas ito yung ginagawa ninyo. Nakakunot ang noon ninyo, no? At di kayo makausap. Makita pa lang ang pagmumukha nyo, mukhang pasas na kayo. Pag mukhang matanda, mukhang prunes na kayo. Di ba? Oo. So, baka naman mas maigi, mag-fast muna kayo sa ganyan. No? At siguro, show love each day. Lighten up, ika nga. Ayun, no? Fast from judging others before making any judgments. Recall how Jesus overlooks our faults. Ayan. Kalimitan, napaka-judgmental natin. Meron na tayong panghuhusga mula dulo ng buhok hanggang dulo ng kuko. Parang kilalang-kilala na natin. Pero tingnan natin, no? May maipagyayabang ba tayo kay Lord? O lahat naman tayo may kapintasan. Kaya sabi, huwag maghusga. Si Lord nga, hindi nang huhusga ang pinapakita sa atin, habag. Kaya imbis na manghusga, maging mahabagin. No? Kasi if we're too judgmental, we're not entering the world of the other. No? Baka sa bandong uli, no? Yung judgment natin, no, babalik sa atin, mali pala. Fast from discouragement. No, hold on to Jesus' promise that He has a perfect plan for your life. No? Minsan, may mga tao ganyan, puro self-pity. No? Awang-awa sa sarili. No? Siyempre, maraming mga depressing na nangyayari sa buhay niya. Tapos parang niyang ayaw niya magpatuloy sa buhay. Sabi nga dito, huwag panghinaan ng loob.
Daming may problema ng mental health ngayon dahil sa mga dinadaanan sa buhay. Parte ng buhay po yan. Pero kung magtitiwala lang tayo kay Lord, makikita natin, there are many lessons learned even in our mistakes or the humps or hurdles in our lives, di ba? Kaya, fast from discouragement. No? Sabi nga, nandiyan palagi si Lord. May kasabi nga, di ba? God writes straight in crooked lines. Ha? Di ba? Kaya, I think that can help no in our own no growth as Christians. Tapos ito po, 'di ba? Ayun. Fast from resentment or bitterness. Fast from complaining when you fast from complaining when you find yourself about to complain. Close your eyes and recall some of the little moments of joy Jesus has given you. Ako, ayan, problema ko po yan kasi reklamo ako na reklamo eh, no? Ha? Kayo ba nakikita yung sarili, dami nyo reklamo sa buhay? Baka magandang bawas-bawasan pag may binigay na trabaho sa inyo, tanggap lang, no? No? Sarilinin mo lang yung reklamo, no? Kikita mo naman, hindi naman forever na ganyan. Gagawa pa rin ang paraan ng Diyos, no? Si Lord nandiyan pa rin, no? At makikita mo, no? You can do the work well. And when you do the work well, wow. Yan. You will see, no? You will be able to do it with joy and you can make feel others, no? The joy of the Lord, no? Huwag muna magreklamo. Gawa lang and see that the Lord's hand will be there. Then of course, yung sabi ko kanina, no? Fast from resentment or bitterness. Work on forgiving those who may have hurt you. Huwag magtanim ng galit. No? Baka makatulong po ito, no? Kasi kalimitan, no, nandiyan yung tendency natin, no, to be resentful, no? And I think the Lord is teaching us here, no, that the only way is the way to forgiveness. This is what Jesus actually showed us and taught us. Remember that incident, no, in the life of Peter, no? How often must I forgive? 7 times? Not 7 times, but you know, 70 times 7 times. But he was referring to eternity. There is no limit in forgiving. It is boundless. Kasi siguro ito yung hamon ni Lord sa atin, no? We can actually fast, no, from resentment or bitterness by being more forgiving and merciful to others. Remember nga, no, and we will recall this again when we go to Good Friday, the Lord was before His endurers. People were mocking Him. And what was the first word? Ano yung unang wika? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Jesus, no, was able, no, to utter that first word. And those were the words that reconciled the world to Himself. No? Then, yeah, no, fast from spending too much money. No, try to reduce your spending by 10% and give those savings to the poor. Huwag maging maluho. Konektado po yan sa almsgiving. Kasi minsan, spending tayo left and right kahit di kailangan. Lala ko tuloy, spiritual director ko dati, sabi niya, oy, may dalawang klase ng need, no? Merong tinatawag na basic need, yan, no? Food, clothing, di ba? Yan, water, shelter, basic yan. Kailangan natin yan. Pero merong tinatawag na created need. Oh,
Yan yung mga pag sinabi natin created need, yan ay hindi kailangan. Gawa-gawa lang natin yan. Hindi naman tayo mamamatay pag hindi natin binili yan. Halimbawa, si Garillo. O, may namatay na bang hindi na ni Garillo? May namatay sa sobrang si Garillo. O, hindi po ba? O, daming created need eh. Created need, bibili ka ng alak. Pero alam mo naman, intoxicate you, sira pa liver mo. Yan. So, parang sinasabi sa atin, no, distinguish natin itong basic from created need. Kaya, baka makita natin, there are also blessings of God given to us, no? If you can just reduce your spending, sabi nga dito, even by 10%, but also realizing that that is not saving for yourself, but a way so that you can do almsgiving. Wow, that can be a form of self-emptying. Maganda ho eh, no? Sabi nga ni Pope dito, to us too, he says, no, dito sa Lenten message, whenever you fast, do not look like dismal like the hypocrites, for they disfigure their faces so as to show others that they are fasting. Instead, let others see joyful faces, catch the scent of freedom, and experience the love that makes all things new. Beginning with the smallest and those nearest to us, this can happen in every one of our Christian communities. I think here the Pope even deepens how these disciplines of Lent, like almsgiving and fasting, as it is what we call, you know, a self-emptying, a form of sacrifice, can and should be done joyfully. No? And when you do it joyfully, what does it tell us? In the words of the Holy Father, we make a free choice for God. Kaya sabi niya, the scent of freedom and the experience, the love that makes all things new, with the smallest, beginning with the smallest and those nearest to us. Wow, ganun pala yun, ano? Kaya ito, nagiging lalo kang malaya. Kaya dito makikita natin, no? Yung sakripisyo pala, may liberating character. And I hope this Lenten season, and even beyond Lent, no, when we do these forms of sacrifices, we will not do this begrudgingly. Kasi may mga tao, iba nga, pag dumadating ang Ash Wednesday, talagang ramdaman kalungkutan, di na namang kakain, no, ng marami, merong pag Friday abstinence, malungkot na naman ang muka, di ba? May ganun eh, no? Ha? Tapos, syempre, hindi lang naman Ash Wednesday, pati Good Friday, no? Talagang strict observance of fasting, yan, di ba, no? Eh, we can exude the joy even though we're sacrificing. Because that's what freedom is all about, no? What happens, you make a definitive commitment, no, to love. You're doing this out of love, not for anything else. Huh? May sinabi pa si Pope, ano? Ang ganda sabi niya dito. And ito ha, tinono pa niya sa ating ginagawang synod on synodality. Sabi niya, the church's synodal form, which in these years we are rediscovering and cultivating, suggests that Lent is also a time of communitarian decisions, of decisions small and large that are counter-current, decisions capable of altering the daily lives of individuals and the entire neighborhood, such as the ways we acquire goods, care for creation, and strive to include those who go unseen or are looked down upon. Maganda tong point na to eh, no?
kasi hindi ba itong sinasabi nating synod on synodality is journeying together? We journey together. Yes, as I shared with you a little while ago, these disciplines of Lent are acts of love. We do it individually, but we can also, in the spirit of synodality, do this together. So, I invite you, no, when you do almsgiving, when you do fasting, can this be a familial experience? Can this be a communal experience? Alam nyo, if you read the follow-up encyclical, the follow-up document from the encyclical Laudato Si, and you know, this is the Holy Father came out last year of this follow-up document, Laudate Deum. To again, deepen this call and challenge to care for our common home. Sabi niya, no, itong at caring for our common home is not only a personal endeavor or a personal decision. We are at a moment in our history, sabi ni Pope Francis, na dapat it is a communal, an institutional decision. Kaya nga parang call niya sa mundo. Ito na nangyayari, given climate change. Ito na dinadaanan nating sitwasyon, no? We are feeling the effects, no, of global warming. Kung mangyayari lang, magkakanya-kanya tayo ng action, it will not have far-reaching effects. Sabi niya, let us decide together, no, to care for Mother Earth. At yung mga dapat gawin nating decision, hindi kanya-kanya, kundi lahat na mag-desisyon. Kaya, sa tingin ko, ito ho yung siguro matinding hamon sa atin, no? I feel if we are serious about this, no, this will invite us, no, to be co-journeyers, no, in this desert. So that our freedom, no, is really a freedom of choosing God, of choosing what God wants of us, so that we can be a better church. Ito po yung ano, no? Ito po yung isang point lang po, no, for our reflection and prayer, no? What will be your almsgiving and fasting this Lenten season? Isang question po ito, pero loaded po ito, eh, no? Alam naman po natin kalimitan, no, yung mga ginagawa natin in the past years. Pwedeng nasanay na po tayo dyan sa mga ginagawa nating almsgiving and fasting. Baka naman maiba ngayong Lent. Pag-isipan niyo po, no? May mga shinare po ako sa inyo kanina. Baka may madagdagan kayo from your end. Kasi baka we can even go beyond for more self-emptying, for more sacrifice, no, a more quality oblation or offering that we do to God and to others. And then, the Lenten season will definitely become more meaningful, no? And I invite you, no, to think about this, to pray over this, no? Because if you will do a different type of almsgiving and fasting this Lent, I tell you, no, perhaps this will
make a great difference in your life of faith and make you blossom as a better Christian, a disciple of Christ, no, committed to really sharing the joy of the gospel in self-giving love. Maraming salamat po, Bishop Milo. Tunay po na mas may malalim at ibang pamamaraan pa po pala ang almsgiving at fasting na magandang maisabuhay din po natin. Salamat po sa reminder, Bishop Milo. At para man po sa ating pagtatapos, aanyayahan po natin ang ating mga taga-subaybay sa susunod na Miyerkules at ganun din hihingin po namin ang inyong pagbabasbas. So yan po, no? Naka-third session na po tayo. May last session pa po, no? Next week, no? Sana subaybayan niyo po at makumpleto po natin yung ating Lenten reflections for our faith factor. Kaya ibibigay ko po ngayon sa inyo ang pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.